Hello po sa inyong lahat. So ngayon po pag-uusapan natin ang ating tinatawag na New Year's Resolution. So alam ko sa ating mga Pilipino, palagi tayong may New Year's Resolution every first day of the year or first month of the year. And I'm gonna guess kung ano po ang inyong New Year's Resolution. You want to try to lose weight. So same as me, I want to lose weight too. Kasi this is not really my heaviest weight, pero ang laki ko po, I gained probably 45 pounds since I came here. Of course, nung panahon na yon is medyo bata-bata pa ako. So yes, so usually po nagsiset tayo ng New Year's resolution or tinatawag nila na goal. So minsan po meron tayong professional goal and minsan at the same time, meron din tayong personal goal. So, yung professional goal po natin, it is yung gusto nating makamit for the whole year sa ating trabaho or, for example, YouTube. Kung gusto mo maging at the end of the year, you want to have like a 10,000 subscribers, you want to have a master's degree, or you want to finish school. So, yan po yung ating professional goal. And sa personal goal naman, which is, minsan doon tayo nafi-fail. Pero at this moment or at this time, I'm gonna challenge you to make personal goals. So ano ba yung mga personal goal na gusto nyo makamit this year? So ako, personally, I wanna lose weight. Of course, lahat naman tayo gusto mag-lose weight, diba? So I think nasa 158 pounds na ako ngayon. So, my goal is, at the end of this year, makalost ako ng kahit 20 pounds lang. So, my goal is 1 pound a week, which is, I think, hindi naman ganun kalaki. So, I think that's really feasible, 1 pound a week, diba? So, yun po, ang aking goal ngayon is, ma-achieve ko yung 130 pounds na weight. Okay? So, and then, yung isang challenge ko po sa akin is to face my fear. For example, kasi before nag-reach ako ng 30 years old, wala akong takot sumakay sa mga Ferris wheel or mga roller coaster. Ngayon po is, hindi ko na po kaya, naihilo na ako. So, this time, yan po ang aking challenge. At makapag hoverboard. So, maybe later or next day, kaya ko siyang gawin. But I will try later, okay? So, yun. So, ano, sa ating pag-lose weight, I'm going to try yung intermittent fasting, which is, I already started it this week. So, intermittent fasting, 8 hours of eating, not really eating like for the whole 8 hours. So, I'll start 10 or 11 o'clock, and then 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, from 10 to 6 p.m., 10 in the morning to 6 p.m., gagawin ko po yung intermittent fasting because according sa ibang, sa mga doktor, is very effective po yung intermittent fasting. And then, I'm gonna try low carbs diet, pero ayoko pong mag-keto. So, keto is okay, but it's not for everybody kasi especially yung sanay tayong kumain ng rice. Ang keto po is not for everybody, okay? So, you just have to find something na kaya mong gawin, okay? So, maybe I'm gonna try low carbs lang kasi I like to eat rice in the morning. So, and then the rest of the day, I'm gonna try to avoid rice. So, yun po yung mga challenge ko. So, intermittent fasting, low carb diet, and then of course exercise, kasi kailangan nating mag-exercise. It's not just because we want to lose weight and of course we want to be healthy, okay? Syempre nagkakaedad na tayo, so kailangan nating maging healthy. Saan po, mahirap mag-umpisa ng program hanggang panaginip na lang or hanggang pangarap na lang. Okay, the next day I'm gonna start my diet, the next day I'm gonna do my exercise. So kailangan po yung consistency, persistence, at saka kailangan palagi nating isipin yung goal natin. So dapat pag gumagawa tayo ng intermittent fasting, so ilalagay natin sa ating isip
no more food intake after 6 or after 7. So, pag 11 na kayo kumain, 11 o'clock in the morning, so, dapat mga 7 wala ng food. So, 10 to 6. Basta, yung eating time frame natin is 8 hours. Then, sa 16 hours, wala ng food. Okay? So, I'm gonna challenge you. I'll challenge myself too. I will update you sa next couple months. I'm not gonna do a 15 days challenge. Kasi yan siya yung nagkakaroon ng effect ng yo-yo diet. So, yung gagawin ko po ngayon is may 1-year challenge po sa akin. 6 months to 1 year. So, kung ma-achieve ko yung 130 pounds na goal ko for my weight, then that's good and just maintain it. Ang nangyayari kasi, pag na-reach na tayo, or I mean, ang nangyayari kasi pag nag-loss na tayo ng weight, ang nangyayari, oh, nag-loss na ako ng weight, kain. So, yun. And then, my other thing is, ang aking weakness is rice and pop, Pepsi or Coke. So, yan ang aking weakness. So, I'm gonna try to avoid eating or drinking Pepsi, okay? Next ko po is pag-inom ng Pepsi at pagkain ng rice. So, I'm gonna try to avoid yan lahat in order for me to gain my, to achieve my goal. Pero of course, minsan kailangan din i-treat. Pero this time, I'm gonna try not to drink pop for 1 month. So, this is my 2 days na hindi ako nagdi-drink ng pop. Okay, then this is my week na nag-start ako ng aking intermittent fasting. So, guys, so, yeah, yun ang aking personal goal na gustong ma-achieve this year. So, here, kasi wala akong time pumunta ng gym. So, I'll just do my walking. So, ito pala, guys, yung gusto kong gawin is 2 to 3 miles a day na treadmill, walking lang, brisk walking lang, fast walking lang yung gagawin ko kasi ayaw ko, hindi ko kaya yung tumakbo. But, pag maybe in the next couple months, pag na increase na yung aking endurance, so baka kaya ko nang tumakbo, okay? And then, most important is yung weights. So, kailangan natin ng weights para ma-build yung ating muscles, ma-develop yung muscles natin, okay? So, next video po, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga routine ko na gagawin para sa pag-increase ng muscle bulk sa ating katawan. Guys, remember, yung pag-weightlifting po, eh, hindi po siya kaagad na-develop overnight. Kailangan po siyang gawin 6 to 8 weeks po. 6 to 8 weeks po yung kanyang training. Tapos makakita mo na po siya, makita mo yung result pag ginagawa niyo siya everyday for in 12 weeks po. Okay? So, yun siya. Ano pa ba? And then, kung may hula hoop kayo sa bahay, very good din siya para lumiit yung ating abs. So, yun. So, yun lang po ang routine ko. Treadmill, weights, hula hoop, and then planking or yung, planking po. So, yun. Meron akong gamit for planking. So, ginagawa ko po siya 1 minute 5 times. Okay? Yun lang po ang kaya ko. Maybe next time, I can do 2 minutes for 5 times and just increase lang as you build your endurance. So, yun lang. And then, of course, ang pinakagusto ko na challenge is yung hoverboard challenge with hula hoop. So, abangan nyo po yun, yung aking hula hoop or hover hoop challenge. Okay, guys, thank you for watching my video. Post a comment po kung ano yung mga gusto nyong maabot this year, 2021, okay? Kung ano ba yung mga personal goal nyo na gusto nyong ma-attain. Okay, guys? So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and like my channel. Okay? So, let's do it. Let's do it together. Kaya natin to mag-lose ng weight.
hinay-hinay lang kung sa Ilonggo pa. Slowly but surely. Okay? We're gonna try to avoid the yo-yo diet. We have to be consistent, persistent sa ating personal goal. Okay? So, God bless and see you later.